Sama-sama tayo sa pakikinig ng bawat kwento. Dito lang yan sa paborito niyong programa na palagi niyong makakasama. Ako ang Kuya Inyo. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon, ang pagpapatuloy ng X-rated na istorya ni Archie. Ito po yung kwento niya na yung magpinsan na Arabo, kaya tinaitalan ko siya ng Arabian Nights. Okay, wait lang. Saan ba naputol? Okay, yung email kasi niya, dalawa, pinag-isa ko na. Kaso nung binasa ko siya, ayun, napagod ako pagbabasa. So yun, sinunod ko yung pagkakahati niya, no? Pinuntahan ako ni Ahmad sa aking station. Kinamusta niya ako kung okay ba ako. Sumagot naman ako na okay lang ako. Tinanong niya ako kung may ginawa daw kami ng pinsan niya. Hindi muna ako nakasagot. Baka naikwento ni Mohammed ang nangyari sa amin. Hindi na ako nagsinungaling sa kanya. Sinabi ko na mayroong nangyari. Tinanong niya ako bakit ako pumayag, at sabi ko naman sa kanya na wala akong nagawa at nagpaubaya na lang sa kanya. Nagpaubaya, ilang beses yun. Huwag ko na raw gagawin yun ulit sa pinsan niya. Sinabi ko naman sa kanya na okay, sige, andaling kausap. Niyaya niya akong mag-dinner mamaya. Sabi ko may lakad ako. Pupunta kasi ako sa grocery para bumili ng mga kain. Okay lang daw na pag-uwi ko na lang daw sa bahay. Sabi ko, magpapahinga muna ako at masakit pa ang aking katawan. Hindi naman namilit si Ahmad, Kuya E. Sabihin ko raw sa kanya kung okay na ako. Pagkalabas ko, nagpababa na lang ako sa service sa may supermarket at namili ng mga kinakailangan ko sa bahay. Dumiretso na ako ng bahay at uminom ng Panadol. Humiga na ako at nakatulog na. Pagising ko, mayroong 10 missed calls sa cellphone ko. Number lang siya at hindi ko alam kung sino. Tinawagan ko ang number at may sumagot. How are you, Archie? This is Mohammed and I'm a little bit sick. At sagot ko naman, why? Sabi ko, napagod ako sa nangyari nung araw na natulog ako kina Ahmad. Take rest and eat well, sabi naman niya. Save my number, okay? Sabi pa niya. Yes, at sagot ko naman. By the way, sabi niya wag ko daw sabihin kay Ahmad na tumatawag daw siya. Tinanong ko siya bakit. Basta raw, tinanong ko siya kung sinabi niya na may nangyari sa amin at oo daw. Nagtanong daw kasi ang pinsan niya, kaya sinabi na niya. It's okay, sabi ko naman, at sinabi ko rin that time will be the last time. Why daw, hindi ba raw ako nasarapan? Sabi ko, kaya nga masama ang pakiramdam ko dahil doon. It's okay, sabi niya, next time daw mag-enjoy na ako. Hanggang hindi na ako sumagot. Binaba ko na ang tawag at pag ready na ako, papasok sa office, baka malate pa ako. Ah, mag-ready. Isang linggo kong hindi nakikita si Ahmad. Hindi rin kasi siya nagme-message or nag-call sa akin. Maya-maya, may binigay na notice sa akin ng chief timekeeper. Inilipat pala ng site location si Ahmad na medyo malayo sa site ko. Tinawagan ko siya at sumagot naman. Sabi ko, nasaan ka? Nasa Jizan daw siya. Napakalayo ng Damam, Kuya E. Sinabi niya sa akin na uuwi daw siya sa Friday at kakain daw kami sa labas. Pumayag naman ako kasi parang na-miss ko siya. Sumapit ang Friday, tumawag siya sa akin at sunduin daw ako sa office. Sabi ko naman, sige, wait kita. Sinundo ako ni Ahmad. As usual, kumain kami sa labas at siya ang taya. Siyempre, napakalaki ng sahod nila kumpara naman sa sahod nating Pinoy. Pagkatapos namin, kumain ay nagyaya si Ahmad ng magyosi malapit sa park. Nagkwentuhan kami at sinabi niya sa akin na hindi na magiging madalas ang labas namin dahil doon na siya mag-i-stay sa company camp. Sabi ko naman na okay lang, basta tatawagan ako kapag free siya. Yes, I promise I will call you often. Gusto kong yayain sana si Ahmad sa kanila, parang namimiss ko na rin yung ano, pero nahihiya ako.
Tinanong ako kung gusto ko nang umuwi. Sabi ko naman na ayaw ko pa. Gusto ko sana makuha niya ang ibig kong sabihin. We can't go in our house. My family already came. Sabi niya, oh really? Malungkot na sagot ko. Yes, we can't do there anymore. Sabi pa niya, what about in your flat? I know you are alone in your room. Yes, I am alone but too much people there. If they see you, they will think that we are doing something. You know? Oh, that's bad. Nag-isip ako kuya E. Pwede naman sa flat ko. Basta natutulog na yung mga ka-roommates ko at dapat hindi masyadong maingay. Maingay pa naman ako. Tiningnan ko ang oras. Halos 10 PM na, baka tulog na rin sila. Sinabihan ko siya na doon muna kami sa side ng building at nakakaramdam ako. Gusto ko talagang matikman ang paps niya. L kasi ako. Napansin ko na tahimik na kaya sabi ko kay Ahmad, wait lang, titignan ko kung wala nang tao sa sala. Wala nang ang tao sa sala at mukhang tulog na lahat. Minessage ko si Ahmad na pumasok na siya at dahan-dahan, iniwan kong bukas ang main door at nandun ako, naghihintay sa kanya. Pumasok na siya, Kuya E. Nagtungo na kami sa aking room at dahan-dahan kong sinara ang pinto at sinabihan ko siya na huwag magsalita at puro signs lang. Gusto ko sanang maligo muna kami kasi amoy ulam ako dahil galing kaming resto. Sinabihan ko siya na higa muna sa bed ko at shower lang ako. Hindi ko na siya pinashower baka kasi may magising pa. Sharing lang kami sa CR. Nag-shower na at naglinis na ako kasi gusto ko na may pumasok sa malaking pop sa aking loob. Pagpasok ko sa room ko, naka-boxer na lang si Ahmad. Lalo kong nael sa aking nakita na nakatayo na ang kaniyang pops. Niyakap at hinalikan ko na siya at naghalikan kami. Sabi ko sa kanya, stay lang siya at ako muna ang gagalaw. Inumpisahan ko na yung trabahuhin si Ahmad. Umuungol siya lalo na sa bandang chest niya. Maganda ang kanyang nips na nakaalsa at medyo malaki. Nagiinit talaga ako. Kapag ganun ang itsura ng nips na mamula-mula pa, hanggang bumaba na ako sa kanyang pops, Kuya Ina, naka-standing ovation. Medyo may amoy pawis pero hindi ko na pinansin yun dahil sobrang kainitan ko. Malaki at mataba talaga ang pops ni Ahmad. Patulis talaga kaya swak na swak. Totoo talaga na malaki ang pops ng mga Arabo. Nilantakan ko talaga hanggang sumabog sa aking bibig ang mainit na likido. Marami yun. Hindi ko nilunok kasi iba talaga yung lasa. Sobrang bilis sumabog. Gusto ko pa na pasukin niya ang aking lagusan na nilinis ko pa naman. Nilantakan din niya ang aking pops. Pinahiga ko siya at pinasabog ko ito sa kanyang katawan. Nagpunas-punas na kami at nagpahinga. Maya-maya, hinawakan ko ulit ang kanyang pops. Hindi pa kasi ako kumota, Kuya E. Ewan ko ba bakit sobrang elko ng time na yon. Nilantakan ko ulit ang kanyang pops at pumaibabaw ako sa kanya at tinutok ang pops. Nilagyan ko ng petroleum jelly ang aking likuran nang ako'y mag-CR. Unti-unti ko na nilagay ang kanyang pops kahit na masakit pa rin. Hanggang makapasok na siya. Okay. Nang pumasok ng buo niyang pops, tumirik talaga ang aking mga mata. Pinigilan kong mag-ingay. Hanggang nagpatuloy siya sa ginagawa niya at binilisin at mukhang malapit na rin siya. Pero ako'y nagkamali. Humimas siya sa aking dibdib hanggang patuloy sa ginagawa niya. Nagpatuloy pa rin siya hanggang sa sumabog na. Gusto ko rin sana na pasukan siya kaya lang hindi raw siya naglinis. Okay. Hanggang umuwi na si Ahmad sa kanilang bahay, masayang-masaya naman ako dahil nasatisfied ako sa aming ginawa. Natulog na akong may sayas na sa naging mainit kong gabi. Tama lang ang aking paggising sa umaga. Hindi naman ako na late sa service. Lumipas ang halos 2 linggo, hindi pa rin nagpaparamdam si Ahmad. Tinatawagan ko siya pero hindi siya sumasagot. Baka lalong busy siya sa kanyang trabaho. Nagpatuloy lang ako sa aking buhay. Trabaho,
Bahay lang ako at kung lalabas man ako ay bibili lang ako ng mga pagkain ko. Nakikipagsalamuhan naman ako sa kasama kong Pinoy sa aming accommodation. Pero hindi ako nakakaramdam ng init ng katawan sa kanila. Araw ng Friday, bandang 6 PM, nagpasama ako sa aking kasama sa flat na bumili ng isda. Sakto, bibili din naman daw siya. Nagtungo kami sa may fish market. Habang pumipili kami ng isda, may napansin akong matangkad na lalaki na parang kamukha ni Muhammad. Hindi ako sigurado na siya ngayon, kaya hindi ko masyadong pinansin. Habang pauwi kami, iniisip ko ang nakita kong lalaki sa fish market. Kamukha kasi siya ni Muhammad. Hindi na siya tumawag sa akin simula nung last niya akong tinawagan. Habang nakahiga ako, katatapos lang kumain, naisip kong i-miss call si Muhammad pero hindi naman siya tumawag sa akin. Nag-ring lang ang kanyang cellphone. Sinubukan ko ring tawagan si Ahmad pero can't be rich naman siya. Nakatulog na ako kakasalpo nung gabing yun. Lumipas ang ilang araw, hindi pa rin tumatawag si Ahmad. Na-miss ko na siya, Kuya E. Sabi ko, tatawag din yon kung mapunta siya dito sa Riyadh. At Sabado ng hapon, naisipan kong maglakad-lakad sa may paligid ng hospital na malapit sa flat namin. Mayroon kasing mahabang sidewalk doon at marami ang nagja-jogging doon. Naisip ko kasi, sa room habang naglalakad ako, nagring ang cellphone ko. Si Muhammad, sinagot ko at tinanong ako kung nasan ako. Sabi ko ay naglalakad-lakad ako dito sa may military hospital. Puntahan ko daw. Wala naman akong gagawin at pumayag na ako. Maya-maya tumawag siya ulit. Puntahan ko raw sa may parking at tinanong ko kung anong kulay ng sasakyan niya. Kulay itim daw na Toyota. Nang malapit na ako, pinag-ilawan niya ng sasakyan niya, hudyat na nandun na siya. Pinapasok ako sa kanyang sasakyan at pumasok naman ako. Nag-shake hands kami, kumusta na raw ako. Sabi ko, okay lang naman. Ikaw ba? Sabi ko, na-miss daw niya ako. Are you free tonight? Tanong niya. Why? Sabi ko, samahan ko raw siya at may pupuntahan daw siyang kaibigan niya. Sabi ko, ayaw ko, baka ano pa yung gawin nila sa akin. Mabait naman daw yun at may kukunin lang daw siyang gamit. Sure? Sabi ko, yes. Actually, second cousin daw niya yun. Pumayag na ako kasi wala na akong choice. Lagi kang may choice. Kahit namimiss ko rin si Muhammad, parang hindi ako nakaramdam ng init sa tagpong yun. Mas kinakabahan pa rin ako. Medyo malayo din ang bahay ng pinsan niya sa may exit 9 pa nang makarating kami. Sa bahay ng pinsan niya, sinabi niya sa akin na wait ko lang daw siya sa loob ng sasakyan. At habang hinihintay ko siya, nag-browse sa cellphone, medyo matagal siya, halos 1 hour na wala pa siya. Nagri-ring ang aking cellphone. Si Muhammad, pasok daw ako sa gate kasi baka naiinip na ako. May ginagawa lang daw siya. Sabi ko, dito lang ako sa car niya. Okay lang ako. Sabi ko, wait na lang kita. Sumagot naman siya na, are you sure? Sabi ko, yes. Hanggang dumating na si Muhammad, may bit-bit na maliit na box. Inilagay ito sa likod ng sasakyan. At pasensya na raw ako at natagalan siya. It's okay. No problem. Let's go home, sabi ko. Sumagot siya, home? Yes, sabi ko. You want to go to my house? Sabi niya, sabay hawak sa aking binti. Para akong nakuryente, sabi ko, no, I want to go home. Just give me 30 minutes. After that, I will send you back. Sabi niya sa akin, tinanong niya ako kung di ko siya na-miss. Sabi ko, okay lang, kasi hindi ka na tumawag sa akin. Sabi ko sa kanya, very busy daw sa work niya kaya wala na siyang time. Tonight, if you want, you can do anything to me. I am free. Sambit niya. Tinanong ko siya ano ba ang gusto niya. Sabi niya, anything daw. Tinanong ko siya kung may place siya. Sabi niya mayroon daw siya sa bahay nila. Tinanong ko kung saan yun at kung sino yung kasama sa bahay niya. Naroon daw ang parents niya at isang nakababatang kapatid. Sabi ko, kung okay lang ba na isama mo ko sa bahay niyo, paano kung makita ako doon? Mayroon daw secret door sa likod patungo sa room niya. Nakarating na kami sa bahay nila, malaki din ang bahay. Hindi na niya pinasok ang sasakyan niya sa loob at sa labas na lang siya nagpark. Let's go, sabi niya. Pumasok na kami sa bahay nila. Hanggang pinaupo niya ako sa kama niya at maliligo lang daw muna siya.
Maya-maya ay lumabas siya na nakatuwalya lang at kitang-kita ko ang maganda niyang katawan at natingin. Natuon ang tingin sa bandang ibaba niya. Nakabukol kasi. Uminit ang aking pakiramdam. Mahal ka rin eh, no? Nag-shower na ako at naglinis. Paglabas ko, nakahiga siya sa kama at nagse-cellphone habang nakatakip sa kumot ang kanyang ibaba. Hinawakan niya ang aking kamay at pinahawak ang medyo naka-standing ovation na paps. Sinubo ko yun. Sobrang laki. Masarap talaga ang malaki. Okay? Pinatalikod ako at may nilagay sa aking likuran. Madulas yun at itinutok ang kanyang paps. Okay, ganun uli yung nangyari. Okay. Napaka-hard ni Muhammad. Parang wala na siyang ginagawang ganun. O hindi siya nakikipag-do kaya sobrang hard sa akin. Habang bigla na niyang pinasabog ito sa aking kalooban. After 1 hour, lalabas sana kami ng bahay nila at sumakay na ng sasakyan niya. Lumabas kami. Okay. Sinabi niya sa akin na okay daw ako at napakasarap at pwede raw ba siyang umulit. Sabi ko naman, yes. Minsan daw na isama daw niya ako minsan sa kaibigan niya. Papakilala daw ako. Umayaw na ako kasi baka gangbang ang abutin ko. Nagpatuloy ang mga ginagawa namin ni Muhammad. Tumagal ito. Masarap naman talaga, lalo na gwapo at malaki ang paps hanggang wala na akong balita kay Ahmad. Wala na rin ako nare-receive na message. Nagtungo ako sa admin section sa office namin para itanong kung active pa ba na employee si Ahmad. Napag-alaman ko na nag-awol na daw siya. Kaya pala wala na akong nare-receive na timesheet. Sinubukan ko pa rin tawagan ang number niya at hindi na ito nagri-ring. Matagal na hindi nagpaparamdam si Muhammad kahit tatawagan ko siya, hindi naman sumasagot. Hanggang nakatanggap ako ng memo na ililipat daw ako sa Jeddah. Wala naman akong magagawa dahil nasa contract yun. Panibagong buhay na naman at panibagong environment. Naka 2 months na ako sa Jeddah pero wala pa rin nagaganap. Hinahanap ko din kasi lalo na yung naranasan ko sa magpinsan. Kaya nagbukas ulit ako ng Yellow App. Siyempre, nagbayad na naman ako ng VPN. Hanggang dito na muna, itutuloy lang sa part 3. Good luck, Archie. Ayun. Okay, maraming salamat sa iyo, Archie. No? Marami ako nilampasan kasi talagang mga hindi na pwede yung mga ano, lalo na sa mga wording, sa mga ganun. So, pasensya na, nasasayang lang yung mga letter nyo dahil sinasabi ko naman na wag na kayo magpapadala ng mga sobrang ano na kahit sobrang L ng mga sinusulat nyo ay hindi talaga siya pwede sa YT. So, alangan namang basahin. Tapos, yun, mga nganib naman yung YouTube ko kahit na mga i-edit ko pa rin minsan eh parang nawawala din naman yung sense. Kaya puputulin ko na lang talaga, no? Okay, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.